Yo, what's up mga kalegi? Magandang araw sa inyo. Kamusta kayong lahat? Samahan nyo ako sa videong to na maggala. Mamamasyal tayo. Actually, ito yung huling araw ko sa Maynila o sa Pilipinas bago ko sumampa ng barko last year. Kung mapapansin nyo, ang date nito ay September 10, 2019. Nakaalis ako ng Pinas September 12 or September 11. Nalimutan ko na, basta last year, September, second week, nakalis ako ng Pilipinas. So, ito yung huling drive ko sa Pilipinas at nakita nyo naman, sobrang traffic kasi rush hour na. Kung makikita nyo, yung oras ay 18:14, oh, alas 6:14, ibig sabihin, ito yung oras ng uwian ng mga nagtatrabaho, nag-opisina. So, ganito yung itsura ng EDSA nakaraang taon. Namiss ko na yung EDSA, namiss ko na yung Pilipinas. Gusto ko nang umuwi sa lupang sinilangan kahit matraffic dyan. Pero, extended pa yung kontrata ko kaya dito na lang muna tayo pansamantala. Samahan nyo kung ilibot ko kayo sa EDSA. Babaybayin natin yung EDSA mula dito sa TAF Avenue. Dulo ng EDSA, MRT, papunta ng Mandaluyong. So, uuwi ako sa bahay namin. So, rush hour to. Tignan nyo kung gaano ka-traffic noong September 10, Martes ng alas 6 ng gabi. So, nakapila na ako sa U-turn slot. Pabalik kasi tayo, papunta tayo ng North. So, pag diniretso mo to, papunta to ng MOA, Mall of Asia. SM Mall of Asia. So, mag-U-turn tayo. Pabalik tayo doon sa Mandaluyong. So, ito, ang daming tao. Nakita nyo sa kanan, ang hirap sumakay nung time na yan. Ang daming nag-aabang ng jeep. Alam ko ngayon, mas mahirap siguro sumakay dahil bawal bumiyahe yung karamihan ng mga jeep. At yung iba, may nabuti na mag-bike at mag-e-scooter na lang. So, ito, ayan, malapit na tayo sa TAF. Pila na tayo rito. Ayan. Tatawid tayo ng stoplight. Yan, TAF Avenue na yan eh. So, ayan, naka-green na. Ayan ang dulo ng MRT station. Hindi ko pala na-record yung sounds nitong dashcam kasi hindi ko na-save. Tatala na-save ko. Mas maganda siguro kung may sound or may mga busina ng kotse to eh. So, dire-diretso lang yung EDSA eh. Napakadali lang sana ang bumiyahe ng EDSA. Ang problema sa EDSA, matraffic. So, ayan, nasa na tayo banda. Tapos, lumiliit pa yung kalsada bigla. Minsan, 4 lanes. Ayan, may elbow na naman. Lumaki na naman, di ba? Tapos, liliit na naman dun sa susunod na kanto. So, yun yung mahirap sa EDSA. Lumiliit yung kalsada, nawawala yung guwit. Kaya yung mga sasakyan, nawawala rin sa pila. Ito ang pinakapangit na uwi mga ganitong oras. Bandang ano na to, Malibay. Bandang Malibay or Malanday. Pinakapangit na oras nung ganitong time, alas 6. So, paakit ako ng overpass eh. Ang susunod na istasyon ng MRT dyan ay Magallanes. Magallanes Station. So, sa baba, ayun, nakita niya sa kanan, may mga truck. May mga truck na 40-footer containers. So, mahirap makipagsiksikan yan. Papunta ng mga pierya siguro eh. Dito tayo dadaan sa taas. Itong mga ganitong biyahe, siguro makakarating tayo alas 8 ng gabi. Dalawang oras biyahe nito eh, hanggang sa amin. Alas 8, bago ko makauwi sa bahay namin. Pag ganitong oras, wala nang pag-asa, kundi bumper to bumper na talaga to. Kaya nakakaiyak na to. Nakakaiyak na mag-drive pag mga ganitong oras. Sa totoo, wala akong balak bumili ng sasakyan noon. Napilitan lang akong bumili ng sasakyan kasi unang-una, ang hirap mag-commute. Tapos, pangalawa, may kasama akong anak pag namamasyal kami noon. Ang hirap sumakay ng taxi, ang haba ng pila. Tapos, pag mag-grab ka naman, ang tagal dumating ng grab. At the same time, ang mahal naman ng surcharge. Isipin mo, mega mall lang ako, tapos papunta lang bandang Shaw Boulevard. Pag nilakad ko yun, 20 minutes lang, nasa bahay na ako. Tapos, ang binabayaran ko sa taxi minsan, 300, 350 sa Grab. Kapag rush hour. So, sabi ko, hindi na tama itong singilan na to.
Kaya nag-isip ako, parang siguro mas magandang bumili ng sasakyan. Kapag may pamilya ka na, magiging necessity na siya. Nung una, wala naman akong ano, balak talaga bumili ng sasakyan. Sa totoo, hindi ako marunong mag-drive nung bumili ako ng sasakyan. Actually, nung bumili lang ako, saka lang ako nag-aral mag-drive. Wala nga akong student license. Hindi nga ako marunong mag-motor eh. Marunong ako mag-bike. Actually, marunong din ako mag-motor, pero hindi ako nag-motor dahil may phobia ako sa motor. Sumemplang kasi ako isang beses. At hindi na ako nag-drive ng motor kahit kailan. Tapos, wala rin naman kami sasakyan ng pamilya ko, kaya hindi ako natuto mag-drive. Sabi ko, saka na ako mag-aaral mag-drive kapag bibili na ako ng sarili kong sasakyan. At isang beses, dumating sa point na may nakita akong gusto kong sasakyan, kaya nabili ko. Napilitan akong bumili ng sasakyan. Pinangarap ko tuloy bigla. Pero hindi ko to kinusto. Ayoko sana bumili ng sasakyan kasi unang-una ang hirap ng parking. Ang daming mga sasakyan nakapark sa tabing kalsada, nasa bangketa. Tapos nakakasagabal yun sa mga pedestrian, pati na rin dun sa mga motorista eh. Wala akong parking kasi maliit lang yung bahay namin eh. Wala akong paparkingan ng sasakyan. Additional gastos pa yon. So, tapos, hindi ako marunong mag-drive. Tapos, sabi ko, malapit lang naman yung mga pinupuntahan ko. Mas madaling mag-taxi, mas madaling mag-commute. Lalaki naman ako, mabilis lang ako makasingit sa MRT. May card lang ako laging, beep card, MRT, LRT. Kaya ko na mag-commute. Sanay ako mag-commute, sanay ako mag-bus, sanay ako mag-jeep, sanay ako mag-train. Sanay ako maglakad. Ang problema, pag naging ano ka na, meron kasi akong anak eh. Naging tatay ka na pala, magbabago yon kasi gusto mong iparana sa anak mo na kaya mo rin bumili ng sasakyan. So, mas maginhawa kasi. Convenient naman talaga pag may sarili ka sasakyan. Unang-una, hindi ka mahirapang mag-commute. Nakaupo ka lang sa loob ng sasakyan mo, kahit traffic, aircon ka, tapos kontrolado mo pa yung music, kontrolado mo kung sino yung katabi mo, di ba? Eh, sa jeep, hindi. Sa MRT, hindi. Ang hirap makipagsiksikan. Pero bihira lang ako mag-drive mag-isa. Never akong lumabas pag mag-isa lang tapos wala naman akong gagawin. Madalas, gusto ko may kasama sa sasakyan. Madalas, gusto ko may kakwentuhan sa sasakyan kasi mahirap mag-drive mag-isa lalo na yung ganitong traffic. Ang problema, may kinuha kasi ako sa opisina bago ako makaalis. So mag-isa lang ako. Kaya ako nagdala ng kotse. Akala ko marami akong bibit-bitin. Yung pala, wala. Konti lang pala yung bibit-bitin ko. So, kung hindi ako nagdala ng sasakyan ito, malamang nakasakay na ako ng tren, bababa lang ako ng Shaw Boulevard tapos sasakay ako ng jeep. Nandun ako sa bahay namin. Walang kahirap-hirap. Mahirap lang pumila sa MRT. Pero, kapag mag-isa ka lang naman, tas lalaki ka, sanay ka naman sumakay. Walang problema. Hindi katulad nito, nakita nyo. Nakababa na tayo ng ah, hindi pa pala tayo nakakababa. Nasa itaas pa rin tayo. Anong oras kanina? 6:24. So, ito 13 minutes na yung nakalipas. Nasa taas pa rin tayo ng flyover. Doon pa sa baba, yung Magallanes Station. Yung Alphagate Mall yan eh. Nasa kanan na yan. Alphagate South Mall ba yan? Tawag niya. Alphagate. Basta may mall dyan. Tapos may sakayan din dyan. Papuntang ano. Saan ba yung PRC sa baba? PRC, pasong tamo. Pag kumaliwa ka, pasong tamo yan dyan eh. Tapos pa kanan, papuntang ano yan. Ano ba yan? Hindi ko kabisado yung kalsada eh. Alam ko lang daanan, pero hindi ko alam yung pangalan ng street. Pero pag kumanan ka dyan, ang tagus mo dyan, papunta ng ano, Gate 3, sa may ano, Resorts World, papuntang Resorts World dyan eh. So ayan, nandito na tayo sa baba. Ito na yung MRT station. Ang pinakamahirap dito, pag nakasakay ka ng bus, hindi ka pwedeng bumaba dyan. Doon ka pa bababa sa dulo. Mo, ang hirap nun pag nagko-commute ka. Dyan na yung MRT station, eh walang babaan. Bawal huminto yung bus. Doon ka pa bababa. Doon, sa may bus loading and unloading area. Gano'ng kalayo yan. Ayan o. Oh. Ayan yung bus. O, may barrier. So, hindi ka makakababa. Doon pa, yun o, dyan pa, sa kanan. Hindi ka basta makakanan pag bus ka kasi may barrier. Pagtapos pa ng barrier, saka ka pala makakababa. Doon, dyan. Dyan ang babaan sa kanan.
Isipin mo ang layo nun. Maglalakad ka pabalik, sasakay ka ng train. Ganun ang hirap ng mga commuters natin sa Pilipinas. Ayun, si Manong nagtitinda ng mani, oh. Mani ba yung tinitinda niya? Mani na laging mainit, bagong luto na lang lagi yung mani na tinitinda nila, eh, no? So, maganda rin palang manood ng mga ganito. Nag-i-enjoy ako, na-miss ko mag-drive. Maganda rin pala mag-gumawa ng vlog ng mga ganito. Binabaybay lang yung EDSA. Mali kasi ito eh, itong MRT. Dapat to subway. Kung subway sana to, may dalawa pa o tatlong ano dyan, lane eh. Ang laki ng sinakop ng ano eh, ng release ng train eh. Tapos hindi naman madalas na dadaanan ng train, diba? So kung nasa ilalim sana, kaya lang magastos kasi masyadong mahal yon pag subway. Pero tinipid pa kasi nila eh. Tinipid pa nila yung budget. Ano wala tayong magawa. Matagal na, hindi naman nila expected na ganito kadami yung sasakyan in the future sa Metro Manila. Saka pala bumabaha sa atin, mahirap kapag subway. Kasi bumabaha yung Metro Manila eh. Unless na lang i-elevate nila. So ayan, dito Ayala. Sa lane na to, stay on your lane. Sa lane 5, Ayala. Sa kanan, kanan ko motorsiklo. So hindi ako Ayala kasi doon ako sa ilalim eh. Pero mali ako ng lane, ibig sabihin singit ako dyan. O lalaki yung ano, lalaki yung kalsada. Ayan si Manong oh. Pwede pa ba yung mga nag, ayan sumingit na ako. Kasi nakita ko Ayala eh. Hindi ko kabisado yung ibang mga daan eh. Mahilig akong tumingin sa mga signage. Ang problema sa Metro Manila, kulang yung ibang mga signage. Yung mga no U-turn, on one way, or turn right, no right. Kulang. Minsan, andun ka na sa area, saka mo pala makikita yung signage. So, naipit ka na. Imbis na hindi ka dun dadaan, dun ka na lang dadaan, mapipilitan ka. Hindi, huliin ka eh. Nakakalito mag-drive sa Metro Manila. Kapag hindi ka taga doon sa lugar na yon, malamang madalas matikitan ka talaga eh. Hindi mo naman intensyon na gumawa ng violation ng problema, huliin ka dahil alam nila magkakamali ka ron sa area na yon. May mga trap na tinatawag eh. Kaya ako maingat ako sa mga signage. Ang problema, kulang talaga yung signage. Kulang. Tapos pag hindi ka marunong makipag-usap, ipaliwanag mo dun sa officer, pag nakita nilang takot ka, mga enforcer, tikitan ka rin. Pero may mga enforcer na pwede mong kausapin. Alam din nila pag alam mo na intindihan mo at hindi ka takot, hindi ka rin tikitan. Sasabihin, sige sir, sa susunod ha, tandaan nyo na lang, ganun. So, nandito na tayo, nakapila sa ilalim to. Ayala to eh. Ayala, susunod sa Ayala, Buendia, Guadalupe, Boni, tapos yung Boulevard, napakalapit lang sana nun eh. Onding estasyon lang yun eh. 18:52 na. So, 6:52, time check. 30 minutes na tayong nagda-drive. Nandito pa rin tayo sa papuntang Ayala. Grabe. Grabe yung traffic sa EDSA. Buti nga gumagalaw pa eh. Minsan talaga hindi ito gumagalaw. Pero isipin nyo, no, isang COVID yung katapat, oh, napatigil niya yung traffic sa EDSA. Hindi inaasahan ng lahat yun. Bigla na lang nangyari. Talagang walang imposible. Kala ko noon, hindi ko na makikitang walang sasakyan sa EDSA. Pero dahil sa COVID, nag-lockdown. Nawala yung traffic. Ngayon, malaki ang babaguhin ng COVID na yan. Eh. Yung traffic, andyan dyan pa rin. Pero siguro nabawasan na. Yung ibang mga nag-o-opisina, work from home na lang eh. Kaya mababawasan yung traffic. Sana matapos na yung mga ginagawa na build ng gobyerno para may mga ibang alternative routes na. Ito sa ilalim to ng Ayala. Maraming ano dito, aksidente pag gabi kasi madilim dito. Tapos, pag mabilis, hindi mo makita. Bilang lumiit pala yung kalsada, tapol mo yung ano, yung mga barrier.
Yun yung mahirap sa EDSA, biglang lumalaki yung kalsada, biglang lumiliit, tapos may pailalim, may galing sa taas, magsalubong yung ano eh. May imbudo eh. May imbudo na nangyayari. Tapos ang dami mga barikada. At ang dami na kasi talagang sobrang sasakyan. Sobrang dami ng sasakyan, may motor. Ang gaganda ng sasakyan, nakita niyo yung lalaki, di ba? Bira ka na makakita sa Pilipinas ng sedan eh. Puro mga SUV. AUV, SUV. Ayan o, Montero. Montero, Fortuner. Malalaki ang sasakyan sa Pilipinas. Mayayaman talaga mga Pilipino. Hindi, maunlad na talaga yung Metro Manila. Kaya lang, sobrang traffic, sobrang crowded. Buti na lang si Iman ako, minsan ko lang nararanasan to. Eh. Isipin nyo kung nagtatrabaho ko sa Maynila o sa Makati ako nagtatrabaho. Araw-araw ko itong susuungin. Alas 6 ng gabi, alas 7 na pala. 1900 na. Ganitong oras uwi mo, araw-araw, sa ginawa ng Diyos. Magdadrive ka sa ganito, ka-traffic. Siguro, mabilis kang tatanda. Eh. Sobrang stressful nito, yung ganitong traffic. 1901. Alas 7 na ng gabi. Nandito pa rin ako sa kalsada. Nainip ako, bilisan natin ng konti yung andar. Pwedeng pabilisin eh. Diba? Ayan. Times 300 yung speed. So, mas mabilis siya ng tatlong beses kesa sa speed natin kanina. So, ayan. Nandito pa rin ako sa ilalim ng Ayala. Hindi pa rin ako makalabas. So, ang haba, di ba? Ang haba ng usad pagong na to. Tuloy-tuloy lang, konting andar, tapos dediretso. Ayan, kasi pala may imbudo dito. Ayan, nakita nyo. Imbudo yan, may nanggagaling dun sa kanan, may nanggagaling dito sa ilalim, tapos may nanggagaling sa taas. Magkakasalo-salubong na sila dyan, tapos liliit na naman yung kalsada. Liliit yung kalsada dyan eh. Kaya ganito ka-traffic. Nagkakasingitan dun sa may kaliwa. Naging one lane. Oh. Ngayon, wala na akong pila. Bigla na wala yung pila ko, diba? Yun yung mahirap sa EDSA. Oh, bigla lumiit yung kalsada, tas lalaki na naman. Kaya matraffic eh. Pero pag madalas ka nagdadrive sa EDSA, gagaling ka rin magdrive eh. Ako, bago pa lang ako na driver, pero natuto ko eh. Kasi kailangan mong matuto dahil kung hindi ka makakauwi. So, pila na tayo. Pila na tayo dito sa kabila. Ayan, Buendia Station na yata yan. Ayan yata ang Buendia Station. Buendia. Actually, mali ako ng pwesto eh. Dapat wala ako dito sa kaliwa kasi liliit na naman yung kalsada dito. Ayan o, lumiit o. Singit ka pa ulit. Kaya mali yung pwesto. Kailangan marunong ka pumesto dito sa EDSA. May U-turn pa dun. Kaya maipit ka. Dapat dun lang ako sa second lane. Huwag dito sa most inner left lane. Tapos ito na naman ang problema. Nakita nyo? Imbudo na naman to dahil may mga sasakyan na naman na galing sa ibabaw. Dito ako na traffic ng todo. Dito ako naipit. Ayan o. Kagulo na yan. Sali-saliwa na yung mga sasakyan. Sali-saliwa na kasi pumunta ako ng Rockwell sana. Doon ako dadaan. Kaya lang yung Rockwell, sarado. Sarado yung daan papuntang Makati Mandalu yung bridge eh. Doon sana yung daan doon eh. So ayun, nakasingit ako. Nakita nyo, luwag naman pala doon sa kanan. Nagsisiksikan kami sa kaliwa. So, sarado yung sa Makati, Mandalu yung bridge. Pero nag-waste ako nito eh, may ibang daan. Ewan ko ngayon kung gawa na yung bagong tulay dyan sa may Rockwell, papunta ng Mandalu yung. So, ito, maluwag na dito sa Rockwell eh. Daan papuntang Rockwell. Dapat didire-diretso ako dun. Papunta yun ng Mandalu yung. Makati, Mandalu yung bridge. Pero, dahil ginagawa yung tulay, dito tayo sa loob. Hindi ko kabisado tong kalsada rito. Dinala lang ako dito ng Waze.
At kapag hindi mo kabisado ng kalsada, kailan mabagal ka lang mag-drive. So ang labas nito, saan ba ang labas nito? Papunta ako ng Mandaluyong eh. Nakita nyo, double parking, di ba? Ang sikip. Labas nito, Makati. Sa, ano, JP Rizal siguro. Si Waze lang nakakalam nito eh. Mga sikretong lagusan doon ni Waze eh. Nakita nyo, sikip oh. Kala ko nga hindi ako kasya dyan eh. Nagka-problema dahil hindi alam ni Waze na may harang doon. So nagka-problema ako ngayon kung saan ako pupunta. Sinundan ko na lang tong kotse na to. Yan ang mahirap dito. Ayan oh, mga naka-park sa kalsada. Tapos may mga cover pa, di ba? Ako, nagbabayad ako ng parking 2,500 monthly. Napakasakit. Ba't pa kasi ako bumili-bili ng kotse? Kung wala akong kotse, nag-commute lang ako eh. Mas matipid eh. Masarap din magka-kotse pero magastos. Yan lang ginagawa ko dati. O, nag-aaral ako saka nagtatrabaho. Nakasabit ako sa jeep. Naabangan ko pa yung patok mula Santa Mesa hanggang Cubao. Sarap sumabit noon eh. Nagbabanking pa yung mga patok na jeep noon. Ngayon bawal na, matraffic na, hindi na sila makapagkarera. So ito, Makati na to eh. Sa looban na to ng Makati, JP Rizal. Hindi ko abisado yung kalsada, anong street. Pero ang labas natin dito, Makati Mandaluyong Bridge. So ito, Makati Mandaluyong Bridge na to. Diba, ang bilis. Yun ang shortcut na, papunta ng Makati Mandaluyong Bridge. Ayan na, dito na tayo. Medyo slow ko yung ano, slow natin yung video. So yung pakaliwa, papunta ng Hulo yun eh, Hulo. Tapos ito pa kanan, papunta tayo na munisipyo ng Mandaluyong. May condominium dito tayo madadaanan, Tivoli Gardens yata yun. Isa rin sa nagpapatraffic pag may papasok na sasakyan doon. Marami kasing nakatira roon eh. Tapos condominium kasi yun eh, yan. Kaya medyo matraffic din dito. Malupit kasi yung mga condominium talaga eh. Ayan. Kaya may nakaabang diyan na ano eh, enforcer. Kasi pag walang enforcer diyan, hindi sila makakapasok sa loob niyan. Magta-traffic ng todo. Dami sasakyan sa loob oh. Marami kasi nakatira diyan sa condo na yan. Tivoli Gardens. Dito na tayo kanan. Pag dumiretso tayo ron, papuntang Kalentong. Diretso muna tayo dito. Papunta doon ng Mandaluyong City Hall. Sa rotonda ng City Hall, Mandaluyong City Hall. Hindi ko alam anong street to eh. Hindi kasi talaga ako taga Mandaluyong, taga San Juan ako eh. Ayan, yan ang Mandaluyong City Hall. Nakita niyo yung ibon na estatwa, ayan. Paikot tayo dito. Tapos ano ako pupunta? Alam ko may pinuntahan pa ako rito. Alam mo oras na? 7:59. Alas 8 na ng gabi. So isa't kalahating oras bago tayo nakarating dito sa Mandaluyong City Hall. Ang layo na nabiyahe natin, di ba? At least nakita ko ulit yung EDSA sa Kamandaluyong. Hindi lang puro dagat nakikita natin. Ikot, ikot, ikot sa rotonda. Dati nga may mga nakapark dito eh. Marami nakapark paikot ng Mandaluyong City Hall. Ngayon buti nawala. Si Isko nagpauso niyan eh. Mayor Isko Moreno. So ito Bonnie Highway ba to? Bonnie Avenue. Nalilito ako eh. Basta Bonnie to. Bonnie Highway sa Bonnie Avenue, nalilito ako dun parate. Ah, papunta ako dito sa ospital. Mag-u-turn ako rito siguro. Papunta ako ng ospital kasi yung anak nung barkada ko na ospital, dadaanan ko sana. Ang problema, walang parkingan. Kaya umuwi na lang ako. Pinark ko to sa parkingan ko tapos nag-commute na lang ako papunta. Hassle pag may sasakyan ka kasi yan, tingnan, nag-hazard siya. Yan yung ospital, dyan tana ako pupunta eh. Eh, walang parkingan.
Hindi na muna ako dumalaw. Mahirap ang parkingan dito sa Mandaluyong. Mas maganda wala kang kotse. So ayun mga kalegi, nandito na ako sa malapit na sa bahay namin. Hindi dito banda, niligaw ko kayo kasi baka malaman nyo yung original na bahay ko. Kaya hindi ko doon dinaan sa usual way. So bago natin tapusin ang ating video ay mag-shoutout na muna lang tayo. So ang unang shoutout natin para sa video ito ay para kay John Mark. Shoutout sa iyo, John Mark. Maraming salamat sa panonood. Next na shoutout ay para kay Colico. Galing sa Dasmariñas, Cavite. Parang kalegi lang katunog. So, ang next na shoutout ay si Penny Taranco. Shoutout sa iyo. Sunod si John Paul Asis. Thank you very much sa panonood. At ang matagal na naghihintay ng shoutout ay si Gigi Squad YT. Sa wakas, na shoutout din kita. So kung hindi kita na shoutout ay huwag kang mag-alala, marami pa akong ibang video sa susunod na linggo, 2 weeks. So bibitaw na kami ng Asia ngayon, ngayong araw. So malamang hindi na ako makapag-upload. Actually pag na-upload nga itong video na to, malamang nasa dagat na kami. At ito na yung panghuling video ko for now. Sana nag-enjoy kayo at naipasyal ko kayo sa EDSA, sa Mandaluyong. So masarap din pala mag-road trip. Gagawa pa ako ng ganitong video. So after namin dito sa Asia, next na port namin is Rotterdam sa Europe, Netherlands. Mga dating namin doon siguro first week or second week ng August. Kaya matagal-tagal na naman ako mawawala, magpapamiss na naman ako. So paano mga kaleki, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ang video natin. Hanggang sa muli. Paalam.